Alright, good morning. Welcome sa ating channel, Sir Lopez Vlog, na kung saan matututunan natin dito yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa kursong criminology. And in this video, we are going to discuss the subject personal identification. Usually, subject ito ng mga second year criminology students. Alright, so our topic for today is all about the major classification of fingerprint, calculation, rules, and practical worksheet. Alright, so aalamin natin sa video na ito ano nga ba ang tinatawag ng major classification when it comes to Henry classification system as modified by FBI. Let us find out what is all about major classification. Major classification is a subdivision of the Henry fingerprint system, FBI modified, whose values are set in between the key division and primary division. Their values are based on the pattern present on the thumbs. Okay, that is thumb. Okay, so that is finger number 1 in finger number 6. Take note, when it comes to major classifications, there are only two fingers involved. Finger number 1 and finger number 6. These are our fingerprint. These are our thumb fingers. Sabi pa dito sa ating major classification, the values of these fingers should be set in between key division and primary division. Kung naalala nyo pa yung ating fingerprint formula, okay, ito siya, KMPSSF. Okay, key, capital letter K stands for key division, M is major division, P is primary division, S is secondary division, SS subsecondary division, and F is the final division. Sabi dito sa ating definition kanina, the values of major division should be set in between the primary division and key division. So dito siya dapat ilalagay when it comes to the value of the major division. These are the rules for major classification system. Okay, numerator, it should be the right thumb value. Denominator, it is the left thumb value. And the position should be placed immediately to the left of the primary classification column. Patterns, okay, there are only two patterns involved when it comes to major division: loops at saka whirl. Ayan, kapag art ang nakita natin dyan, ang ilalagay na lang natin dyan ay dash, indicating na hindi sila kasali dito sa major classification system. Okay, loops and whirl are the only patterns that we are going to appreciate when it comes to major division. Ano nga ba ang gagawin natin dito sa dalawang pattern nito? Okay, ito yung tinatawag nating values. Okay, range tracing and range counting. If the pattern is a loop, anong gagawin? Range counting. Kapag whirl naman, anong gagawin? Range tracing. Yan. Okay, natalakay na natin noon kung paano nga ba ang mag-ridge count at kung paano nga ba ang mag-ridge tracing. Okay, kung hindi nyo pa ito napapanood, yung ating discussion dyan, feel free to see the link in our description below. Alright, so ito naman yung values forward. So, anong gagawin natin kung ang nakita natin sa right thumb or left thumb fingers ay whirl? Sabi natin kanina, we are going to trace. Okay? Kapag na-trace na natin, ano yung mga values na ating ilalagay? Sabi dito, capital letter I stands for inner, capital letter M stands for meeting, or a capital letter O stands for outer, depende sa resulta ng range trace mo or range tracing na ginawa mo. So, depende sa resulta ng range tracing na ginawa mo, ang ilalagay ninyo as a value for world is either I, M, or O. Kailan natin ilalagay ang valueng I? Okay. Yung valueng I, ilalagay natin kung ang tracing ng ating world
fingerprint pattern ay nagkaroon ng 3 or more ridges inside the right delta. Okay, inside the right delta, 3 or more ridges. Capital letter I ang kanyang value. Kapag naman capital letter M ang ating ilalagay na value, meron ka dapat makikita dito na 1, 2 inside or outside of the right delta. Wala, 0, 1, or 2 ridges inside or outside of the right delta. Okay, that is the value for world, and we are, it is represent, so that is the value for world, it is represented by capital letter M. Kapag naman ang resulta ng ridge trace mo ay 3 or more ridges outside the right delta, ang value ng world na yan ay represented ng capital letter O, ibig sabihin it is outer. Ayan. So ito ang ating values for worlds when it comes to major division. Proceed naman tayo sa loops. Alright, so pagdating naman sa loop, the values of loop counts are represented by small, medium, or large. Okay, small is represented by capital letter S, medium represented by capital letter M, and large naman is capital letter L. While evaluating loops value, you should first count the loops in the left thumb followed by the right thumb. So take note, kung nagkataon na parehong loops ang yung left thumb at right thumb, ang rule dito is you have to count first the ridges appearing on left thumb followed by the right thumb. Bakit kaya mauuna yung left thumb? Okay? Dahil meron tayong dalawang table. Table A at table B. Okay? Table A is used both on the left thumb and right thumb if they are both loops and the ridge count of the left thumb does not reach or exceed 17. Ayan. So, table A daw ang gagamitin natin kapag yung ridge count ng left thumb ay hindi umabot sa 17. Yun din ang ating gagamitin sa ating right thumb. Ayan. If the left thumb reaches 17 or more, it is classified as exceptional and the table B will be used only for the right thumb. Ayan, so sa mga pagkakataon naman na yung left thumb natin umabot ang kanyang ridge count sa 17 or more, ngayon, ang gagamitin natin as table for the right thumb ay yung table B. Okay? Yung left thumb, table A pa rin ang gagamitin natin. Pero pagdating sa right thumb, ang gagamitin nating table ay table B. Ayan. So, table B is only used for the right thumb and this can only be used if the ridge count of our left finger reaches 17 or more. Maliwanag ba yun? Okay, medyo binigyan ng twist dito sa major division. Ano, ano kayang rason? Sabi dito sa ating reference is to balance the values. Okay, to balance the values. Kaya ito yung ating sinusunod na rule. So, liwanagin natin. Okay? Kung ang left thumb natin, loops, anong gagawin? Ridge count. At yung ating right thumb naman ay world, anong gagawin? Kailangan nating i-ridge trace. So, anong table ang gagawin natin sa loop doon sa left thumb? Okay? Of course, hindi naman sila parehong loop, kaya ang gagawin natin, of course, ang gagamitin natin when it comes to left finger is table A. Okay. Bakit? Kasi yung table B, applicable lamang yan sa right thumb finger. Okay. Kung yung left thumb ay umabot ng 17 or more ridge count. Okay. E kung hindi umabot, sir, sa 17 ridge count yung left thumb fingers namin, anong table ang aming gagamitin? So, ang table na gagamitin natin ay table A.
table A, right and left. Nagagamit lamang ang table B pagdating sa right thumb kung ang left thumb finger ridge count ay umabot ng 17. Okay. Para hindi tayo malito, let us have an example. This is a set of fingerprints. Sabi natin kanina sa major division, the only fingers involved are 1 and 6. Okay? Number 1 is the right thumb, number 6 is the left thumb. Of course, meron tayong numerator and denominator at meron din tayong classification line. Ang makikita natin dito sa right thumb is a loop. Anong gagawin natin sa loop? We need an imaginary line. All the ridges that touch our imaginary line should be counted. Kung bibilangin natin to, ang mabibilang natin dito ay 10. Okay? 10 ridge count. Ngayon, ano ang ating value when it comes to major division? Balikan natin yung table. Ayan. So, table A ang gagamitin natin. Kasi hindi naman sila parehong loop at yung right thumb ay world naman. Kaya, ang gagamitin natin dito sa left thumb under our example is table A. Ang ridge count na ating nabilang kanina, 10, nandito siya sa bracket na 1 to 11 stands for small. Okay? It is represented by capital letter S. Yan. Okay? So this is the value for the right thumb major division. Kaya ang isusulat natin dito ay capital letter S. Okay? Punta naman tayo sa left thumb. Okay? Ang makikita naman natin dito ay world. Anong gagamitin natin na paraan kapag world ang ating nakita dito sa left thumb natin? We are going to trace. Okay? In trace tracing, sabi natin noon, we are going to start to the left delta going to the right delta. Ayan. So, i-trace natin. Kung i-trace natin dito, malalaman natin na there is no ridge in between the right delta and the ridge that we trace. Zero. Kapag zero, anong sabi natin kanina? Balik tayo sa rule. Ayan. Okay? Following are the respective values. Meeting, represented by capital letter M, if there is zero, one, or two ridges inside or outside the right delta. Kung maalala nyo kanina, yung ridge trace na ginawa natin, there is no ridge in between the ridge trace and the right delta. Kaya ang ilalagay natin dito ay meeting, it is represented by capital letter M. So, ang isusulat natin dito ay M. Yan. So, M, denominator, ano, nasa left hand kasi. Yung numerator, yung right hand. Para baka naman kasi meron pang ilan sa inyo ang hindi nakakaalam ng numerator at denominator. Numerator sa right hand, denominator sa left hand. Sabi natin kanina, the value for major division should be placed at the left side of the primary division. Tingnan natin. Ayan. Position. Place immediately to the left of the primary classification column. To the left. Okay? Division. Okay? S, M. Okay, yung S dyan, yung numerator, yung M dyan, yung denominator. Ganyan lang kasimple ang pagkuha ng major division. Another example para pa natin. Okay? Ito naman, yung another set of fingerprints. Okay? So, meron tayong numerator at meron din tayong denominator at meron ding classification line. Kung mapapansin ninyo dito, sa right hand, ang thumb natin ay
loop. Okay, ganon din sa left hand loop din. So ano yung rule kanina? Unahin nating bilangin yung left thumb. Okay, yung left thumb. Para alam natin kung anong table ang ating gagamitin. Kapag yung left thumb umabot ng 17, sabi kanina, ang right thumb ang gagamitin nating table ay table B. Pero kung hindi umabot sa 17, yung nasa left thumb natin, ang gagamitin natin sa right thumb ay table A. Yan. So bilang, pag maglagay tayo dito ng classification line at bibilangin natin, okay, lalabas dito na ang ridge count ay 12. Yan, 12. Okay. Sa 12, gagamit tayo ng table A. Titignan natin kung ano yung kanyang value. Ayan, yung table A. 12 yung ating nabilang kanina. Nandito siya sa bracket 12 to 16. Represented by M. Or ibig sabihin dito, medium. Okay? So, for our denominator, kasi left thumb finger yan, ang major division yan ay capital letter M. Yan, susulat natin mamaya yung capital letter M dito sa denominator. Punta naman tayo sa numerator, dito sa right hand naman. Okay? Kung bibilangin naman natin ang ridge count dito sa right thumb, aabot ito ng 19. Okay? So 19, anong table ang gagamitin natin? Table A pa rin. Sir, bakit table A? Kasi yung left thumb ay 12 lang naman yung ridge count, hindi umabot ng 17. Kaya yung gagamitin natin sa right thumb ay table A pa rin. Okay? So ano ngayon ang magiging value ng thumb finger natin? Pundahan ulit natin yung table A. Ayan, so 18 ridge count, nandito siya sa 17 or more bracket. It is represented by capital letter L, meaning to say large. Okay? Table A ang gagamitin natin. So, kaya ang value ng major division dito sa set of finger prints na ito ay capital letter L stands for large and capital letter M stands for major. Ayan. Okay, last example para malinaw. Ito naman. Sabi kanina sa rules, kapag dalawang loops yung major division natin, unahin nating bilangin yung nasa left side. Yan. Okay? Kung bibilangin natin yung ridge count dito sa left side, aabot ito ng 1. 19. Okay. 19 ridge count to binilang na natin. Okay. 19 ridge count. Okay. So, ano ngayon ang magiging value ng left thumb finger natin? E 19 ridge count yan. Anong table gagamitin natin? Table A pa rin. Okay. Balikan natin sa left thumb. Left thumb, ang numerical left thumb, ang ridge count natin is 19. Ano yung kanyang value? Balik tayo sa table A. 19. So yung table A, nandun siya sa bracket 17 or more. Kaya ang isusulat natin dito as value for the left thumb is L. Yan, L. 19 ridge count kasi siya. Yan. So tingnan naman natin yung right thumb. Okay. Kung bibilangin natin ito, umabot lamang siya ng 12. Okay? 12. So, anong gagamitin nating table? Take note. Yung left hand natin, umabot siya ng 17. Kaya, ang gagamitin natin na table sa right hand ay table B. Ano nga ba yung 13 ridge count when it comes to table B? Ayan, kung makikita ninyo, table B, sir, bakit table B yung ginamit mo? Kasi yung left thumb kanina na binilang natin, umabot siya ng 17 or more kasi 19 yun, di ba? Kaya table B para sa right thumb, okay? Table B will now be used for the right thumb. Okay, 12 yung ridge count stands for small or it is represented by capital letter S. Ayan. Ayan, numerator, as we made mention kanina, ang value niya ay S,
capital letter S stands for small, at yung denominator naman natin, yung left hand, ang value niya is L or stands for large kasi umabot ng 19 yung kanyang race count. So SL ang major division nito. Ilalagay natin dito sa left side ng primary division, SL. Ayan. Alright, so I appreciate your listening. Sana meron kayong natutunan at kung hindi nyo ito masyadong naintindihan, feel free to write your comment below and we will going to elaborate it further. Have a nice day.